Malakas man ang baril at ang kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Padre, inapuan po ng malaria ang anak ko. Umaay lang po sanang mahingi ang aking sahod. Tatlong buwan na po kaming hindi tumatanggap ng sahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa! Labis na po ang magpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kung walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka para amunin ang pamamalakad ko? Sinabi ko hindi pwede! Marangawan niyo na po, Padre. May sakit po ang anak ko. Simpatwenta! Itulong niyo ang demonyong ito! Kayo ang demonyo? Maganda ako, magagasa! Mamatay na ako! Kung ayaw niyong matulad sa demonyong ito, matuto kayong sumunod sa utos ko. Mag-aral ito sa inyo, mga Indio! Ang kinabukasan ng susunod na generasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang nauna. Tayo ang may lakas. Tayo ang may kakayahang lumaban. Tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na narapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ina ng Katipunan. Pinaubaya ko sa iyo ang desisyon na dapat gawin na sa pinimang Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pipigilan ang kanilang pang-aapi. Sa laban ng ito, isusuong natin ang ating buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolusyon. Alam na nila ang kilos ng Katipunan at mahigpit na rin ang pagmamasid ng mga Espanyol sa atin. Kung sa ganun, kailangan na nating umalis nang hindi nila tayo matuntun. At muling magpapatawag ako ng panibagong pagpupulong. Gigona, Gigona! Kailangan natin umalis! Pinaghahanap na tayo ng mga Guardia Civil! Ano? Oo, pinagharap tayo ng mga Guardia Civil upang arestuhin. Kailangan natin umalis. Bilisan mo, Gigoya, bilisan mo! Ang lahat ng pinuno ay narito upang magbigay ng malagang desisyon ukol sa pag-aaklas laban sa Espanya. Unti-unti na ang napubuksa ang ating samahan. Kailan pa natin gagawin ng pag-aaklasan ito? Sisimulan na natin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit wala tayong sapat na paghahanda. Tayo mga Katipunero lamang ang mapupuruan sa gagawing himagsikan. Hindi natin maaaring simulan ang pag-aalsa kung wala tayong sapat na armas at pagkain para sa ating mga samahan. Kailangan nating magsakripisyo. Wala na tayong masyadong magang panahon kung lahat tayo magtutulungan. Hahayaan lang ba nating magutom ang ating mga tauhan? Kung meron mang importanteng bagay na kailangan, yun ay ang sapat na lakas. Isa pa, hindi sangayon sa atin ang mga mayayaman. Ayon kay Rizal, ang mga mayayaman ay hindi panig sa Katipunan. Mga magigiting na anak ng bayan, alalahanin ninyo ang inyong mga kapatid na binaril sa bagong bayan. Kung tayo ay babalik sa ating tahanan, tayo ay papatayin ng mga Espanyol. Nakatutok na ang kanilang mga baril sa atin. Alam na nila ang ating samahan. Kailangan na nating simulan ang ating pag-aalsa. Kailangan kong marinig ang inyong mga pasya. Himagsikan! Kung tunay nga kayong handa sa pag-aalsa, labas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat.
Katipunan. Kailangan na nating wakasan ang ilang taong pananakop ng Espanya. Malakas man ang baril at ang kanyon ng mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Tayo ang mananalo. Hindi tayo magpapalupig dahil tayo ang anak ng bayan. Unitin ang mga sedula ninyo. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay!